Mga ka-farmers, welcome back sa my YouTube channel. For today's vlog, share ko sa inyo kung ano yung ginagamit namin na pandilig para sa sibuyas. Tingnan natin. Let's go. So mga ka-farmers, andito ako sa ngayon sa may ilog na pinagsabaran. So ito from Abradi Ilog. And ito papuntang Mamburaw. Tulay na Mamburaw, ito papuntang Sumil. So dito kami kumuha ng tubig. So kagandahan dito, fresh na fresh ang tubig. Sariwang-sariwa talaga. So maganda sa sibuyas. So ito yung gamit namin na pandilig. Yan, Robin. Mas madali. So bili ka lang ng reducer. Ito, ganito para i-connect mo dito. So itong makina na ito ay D5. Yan, medyo malakas din siya ang buga ng tubig. So may hose ka lang papunta dun. Papunta na dun sa sibuyasan pataas. Yan, kaya kung may budget kayo, so mura lang naman to, nasa 12,000. 12,000 may get. So magandang gamitin sa pandilig. Robin. Yan. Ito yung brand niya. So madali pating i-set up. Kahit mag-isa ka lang, kaya mong i-set up ang makinang ito. Yan. So mamaya punta natin yung mismong didiligan na sibuyas. So paandari naman natin. So maaluan, paandari lang to. Ito po ay di gasoline. Yan, nakakita siya. Hintayin natin yung umakyat yung tubig. Yan, mga ilang minuto lang naman siya. Akit na yung tubig. Bago na yung andar niya. Ibig sabihin, umakit na yung tubig. Punta natin sa taas. So yan mga farmers. So nung unang araw na kami nagsabog ng punla, so hose ang gamit namin. So wala pa kaming hose na ganito. So kabibili lang ng hose. So kapag ganyang hose na malaki, itong hose na to, ito mga farmers, doon yan nakatutok sa drum. So mano-mano yung aming pagdidilig dati. So ang gamit namin ay ligadera lang. Kaya medyo matagal, umaabot ng almost 5 hours kami nagdidilig. Kaya sobrang daming oras na aksaya. Kaya bumili na kami ng hose na ganito. Yung ganito. Para mas mabilis magdilig. At dalawang tao lang. So mga 2 hours, tapos na agad ang diligan. Mas mabilis. Yan. So noong una, dito lang kami nasalok. Dito kami kumukuha ng pandilig. Pero ngayon, host na. Diretso na doon. Host na abot doon. Abot din dito sa kabila. So saglit lang magdilig. So tingnan natin kung paano magdilig. Punta natin. Let's go. Dito sa center. Yan. Ito na yung pinakadulo. Pinapalabas muna yung mga tubig kasi mainit pa. Medyo mainit. Kasi pag binuhos mo yan dyan, baka mamatay ang sibuyas. Sobrang init. Kasi yung mga na-stack sa hose, yan. Medyo mainit pa yan. Yan, okay na. Yan, tingnan natin kung paano magdilig. So, diba, mas mabilis. Walang tigil yan. So, dapat may tagahila talaga ng hose kapag ganyan ang gamit nya. Isang tagahila ng hose, mas madali. Para hindi magbuhol-buhol yung hose. Hila. Yan. Hindi masyadong ano, babad. Yung pasabik lang na dilig sa kabila. Yan.
medyo madaming didiligan hanggang dun. Kaya gumamit na kami ng ganito para mas mabilis. Lipat ulit. So ganun lang mga farmers. Pansin nyo, may humihila ng hose. Kasi mahirap kapag walang tagahila ng hose na ano yung mga punla. Minsan dun sumasampa sa plot, ay may sira ang mga ano, tanim. Yan. Pagliliban-liban din yung may hawak ng hose. So ganun lang. Ganun lang ka basic. Yan, liban lang. Yan. So itong hose na to ay nasa 150 meters. Kaya kung may pambili talaga kayo, bili lang kayo ng hose para mas mabilis kayong makapagdilig at maalwan sa katawan. Hindi na pabalik-balik. Kasi nung una, lagidera ang gamit namin. Nakikita nyo yung drum na yon. Tigisang ligadera lang kami. Pabalik-balik, maghahatid pa dito, papunta dito. Sobrang nakapagod. Yun yung nakapagod, yung pabalik-balik. Ay, samantalang dito, naka-steady ka lang ganyan. Medyo maalwan. Kasi kung lagadera nga ang gamit mo, gas-gas na ang mga singit mo. Pati singit ng kilikili, gas-gas talaga. Talaga magkakaano ka. Sugat-sugat ang singit. Ayun mga farmers, so ilang plot na agad na nadilig. So bago magdilim, tapos na ito lahat diligan. Yan. Siguro bago mag alas 5, tapos na to. Ilang oras lang to. Kaya mga farmers, salamat sa inyong panonood. I hope na meron kayong nautunan. At pwede ka mag-comment dyan nang pwede naming i-vlog. At huwag mong kalimutan mag-subscribe. Thank you so much and God bless. Asmara.